Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., may mga bagay sa buhay natin na akala natin ay hindi natin kaya. Pero kapag ka nandoon na nga tayo sa sitwasyon, ay wala na tayong choice kundi ang kayanin na lamang ito. May mga bagay din naman na akala natin ay kakayanin natin, pero hindi pala talaga. Hello sa inyo, Popoy at Bea, at ganun na rin sa lahat ng listeners ng Dear M.O.R. Ako si Irvin, isang lover boy. Totoo at seryoso ako kung magmahal. At sure ako dun. Kasi meron akong long-term girlfriend na, si Janelle. Nagkakilala kami ni Janelle sa isang online dating app. Noong una, akala ko hindi kami magkiklik. Pero hindi ko inakala magugustuhan pala talaga namin ang isa't isa hanggang sa maging kami na nga. Meron na lamang kaming isang problema, Popoy at Bea. Hindi kasi taga dito sa Manila si Janelle. Kaya matagal kaming nagtiis sa LDR o yung long distance relationship na setup. At noong tumagal na ang relationship namin, ay nagpa siya nga si Janelle na mag-apply sa company na pinapasukan ko. Luckily, natanggap naman siya. Dahil doon ay lumipat na rin siya dito malapit sa amin at kumuha kami ng uupahang condo unit. At doon na rin nagsimula ang sobrang magulo pero makulay na buhay pag-ibig naming dalawa. Kaya pa ba? Kaya pa naman, love. Pero mapahinga muna tayo. Kahit saglit lang. Sige na, please. So talagang love ko, konting kilos ang napapagod na agad. Uy, hindi lang konting kilos yun, ha? Kanina pa tayo nagbubuhat akyat baba. Hilong-hilo na nga ako sa elevator, eh. Oo na, sige na. Magpahinga na muna tayo. Ay... Buti naman. Konti na lang. Konting-konti na lang. Ang alin? Konti na lang maabot na natin yung mga plano natin. Heto na tayo. One step closer. Ang susunod na nito, savings, travel goals, investments, sariling bahay. Palagay mo, kakayanin natin lahat yun? Oo naman. Magkasama na tayo eh. Magtutulungan tayo para maabot lahat ng yun, di ba? Tama ka, love. Pero sa ngayon, alalayan mo muna ako, ha? Lalo na bukas. First day ko sa company. Excited ka na ba? Sobra. Last week pa lang, nai-imagine ko na yung workplace, yung mga tao, at saka yung mga boss. Sana hindi ako masyadong mahirapan sa bagong environment. Malaki ang tiwala ko sa'yo, love. Siguradong easy na sa'yo lahat yan. Sana nga, love. Pero love, yung usapan natin, ha? Hindi dapat tayo magpahalata sa office na mag-boyfriend-girlfriend tayo. Lalo na pag nandyan yung mga boss. Alam ko naman yun, love. Don't worry. Pero pansamantala lang naman yun. Later on, siguradong malalaman din nila yung totoo. Ay, bakit kasi bawal ang pumasok sa relationship sa company niyo, eh? Well, sabi nila iwas office politics daw. At saka para na rin hindi mahaluan ng personal yung trabaho. Sa bagay. Love, nagugutom na ako. Gusto mo, magpa-deliver na lang tayo ng food? Sige, love. Para mamaya tuloy-tuloy na. Gusto ko matapos tayo ng maaga sa pag-ayos ng mga gamit. Para makapagpahinga na rin ng maaga. Oo nga eh. Maaga pa naman pasok natin bukas. Sige na, ako na o-order. Pahinga ka lang muna dyan, okay?
Thank you, love. Tol. Oh, bakit? Di ba ngayon darating yung bagong front desk officer? Oo daw eh. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin? Excited ka naman masyado. Siyempre, madadagdagan yung team namin eh. Eh bakit nakausap pa ni boss? Maya-maya, nandito na rin yun. Hi team! Hi boss! Hello po. I'd like you to meet our newest front desk officer, si Janelle. Galing pa siya ng Davao. And she used to be an admin officer. Hi, Janelle. Welcome sa team. Hi, Janelle. Hi sa inyong lahat. Excited na akong makatrabaho kayo. Okay, so Manny, ikaw munang bahala kay Janelle. Total, same team kayo. Na-brief ka na rin siya sa mga kailangan niyang gawin for today, okay? Okay, boss. Tara. Okay. So, taga-Davao ka pala? Oo. Saan ka nakatara dito sa Manila? Bale, meron kaming inuupahan na kondo na malapit. Oh, I see. Sinong kasama mo, family? Hindi. Boyfriend? Hindi rin. Asawa? Hindi. Wala. Ako lang. Ah, okay. Eh, sabi mo kasi kanina kami, so I thought may kasama ka. May kahati lang ako sa upa pero hindi siya sa kondo nag-i-stay. Ah, gets. So, wala ka pang boyfriend? Mukhang masyado ng personal yung mga tanong mo, pare, ha? Ay! Sorry. Okay lang. Hi, guys! Mukhang pinagkakagaluhan niyo naman masyado si Janelle. Hindi naman. Si Manny, kung makapag-usisa, halatang may hidden agenda, eh. Uy, grabe ka, hindi naman. Meron ba, Manny? Oo, eh, wala, ha? Di ba pwedeng wini-welcome ko lang yung bagong teammate? Okay, sabi mo eh. Anyway, Irvin, sino kasabay mo mag-lunch? Wala pa naman. Bakit? Perfect. Sabi na tayo, may baon akong food. I'm sure magugustuhan mo. Kaya lang, Thea, ano kasi? Huwag ka nang tumanggi. Minsan na nga lang eh. See you. Love, nandito na ako. Oh, parang late ka na umuwi. May mga tinapos na material para sa vlog. Kasama mo yung Thea. Ha? Huh? Nasa iisang team kayo, di ba? So, magkasama kayo. Siyempre, pero hindi lang naman siya yung kasama ko, marami kami. Eh di marami rin kayong magkakasamang mag-lunch kanina. Parang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Nag-enjoy ka? Hindi kami magkasamang nag-lunch si Thea, okay? Tinanggihan ko yung invitation niya sa akin. Okay na? So, may umaaligid pala sa'yo sa office niyo? Sus, wala lang yun. Ganun lang talaga si Thea. Mabait, tsaka palakaibigan. Eh kung palakaibigan, bakit ikaw lang ang inaya? Ewan ko. Baka may gusto sa'yo. Teka nga. Parang masyado mo naman akong iniipit sa mga tanong mo eh. Eh ikaw din naman, may nagpapapansin sa'yo kanina. Sino? Eh di si Marvin. Halatang-halata kaya. So wala kang boyfriend? Ano kaya yun? O eh ano naman? Nagtatanong lang naman yung tao. Sus! Halata namang sinusubukan kang porma nun. Tapos ikaw naman, okay lang. Okay lang sa'yo? Eh anong gusto mong sabihin ko? Na hindi okay sa'kin? Eh, bakit hindi? May boyfriend ka na, hindi ba? Teka,
Bakit ba sa akin nalipat yung usapan? Eh, yung Teo yung pinag-uusapan natin dito, ah. Eh, bakit kasi puro ako lang? So ano, pag-aawayan natin to? Eh, ikaw nag-umpisa eh. Napaka-defensive mo kasi. Eh, ang gusto ko lang naman marinig sa'yo, eh, assurance na wala naman talagang namamagitan sa inyo nung Teo. Ang dami-dami mo pang sinabi. Sinabi ko na kaya. Wala lang yung kay Teo. Wala lang sa amin yun. Sanay na kaming ganun. Misa nagyayang mag-lunch. Pero hanggang dun lang, purely professional lang talaga. Ah, so madalas yung ginagawa yung mag-lunch together, ganon? Oo, pero wala nga lang kasi yun. Kahit nung wala pa ako sa office, madalas na kayong mag-lunch? Minsan, lunch. Minsan, dinner. See? Love, wala naman kasi talaga yun. Kailangan lang talaga namin ni Teo na magkasama ng madalas kasi marami kaming pinag-uusapan tungkol sa work. Ganun lang yun. Ay, siguraduhin mo lang ha. Oo nga, promise. Ito namang love ko. Selos naman agad. Eh sino ba naman kasing hindi magsiselos? Eh ang ganda-ganda niya. Matangkad pa. Tsaka malakas ang appeal. Oo, eh maganda ka rin naman ha. Malakas din appeal mo. Bakit ka magsiselos dun? Eh mas madalas mo kasi siyang nakakasama. Marika nga dito. Alam mo, love, kahit pa mas madalas kami magkasama sa work, ikaw naman yung palaging nasa puso ko eh. Walang binatbat sa'yo yung Teo na yun. Mabuo ka lang yun, pero mas malambing ka. At saka mahal kita eh. Ikaw yung love ko eh. Ay, promise? Promise na promise. Kaya wag na wag ka nang magtatampo dyan, ha? Okay? Kaya na tayo at kwentuhan mo ako tungkol sa first day mo. Okay. Popoy at Bea, dahil nga sa mahigpit na ipinagbabawal sa company namin ang pagkakaroon ng office romance, ay itinago talaga namin ni Janelle ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Ang naging problema, madalas niyang pagselosa noon ng workmate kong si Thea. Nasa isang department kasi kami ni Thea noon. Samantalang si Janelle naman ay nasa customer service. Noong una, Popoy at Bea, medyo cute pa yung pagsiselos ni Janelle. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalala. Malakas makatamang hinala kahit wala naman kaming ginagawang masama ni Thea. May mga pagkakataon pa na nagiging dahilan na yon ng pag-aaway talaga naming dalawa. Kung sa usaping trabaho naman, marami rin kami niyan. Naging sobrang busy ng department namin dahil ang dami naming target na kailangan ma-reach. Panay ang overtime at client outreach. Halos ilaan ko na ang buong araw ko sa work kaya madalas sa bahay na lang kami nagkikita ni Janelle. Janelle. Sabi na nga ba walang pagkain eh. Buti na lang nakapag-take out ako kanina. Bakit ngayon ka lang? Ay, di na pa. Gising ka pa pala, love? Bakit? Akala mo ba tulog na ako? Oo. Anong oras na kaya? Exactly. Anong oras na pero ngayon ka lang umuwi? Maraming tinapos na proposal tsaka articles. Eh, alam mo namang mag-expand na yung market natin, di ba? San galing yung take-out mo? Sa office. Nag-early dinner kami kasi alam naming mag-OT kami. Sino kasama? Ha? Sino kasama mong kumain? Teammates ko, malamang. Teammates mo? O si Thea? Oh, come on, Janelle. Huwag mo akong makamon-kamon, ha? Tinatanong kita ng derecho. At sinagot din kita ng derecho. Teammates ko yung kasama kong kumain. Ikaw lang naman yung nag-iisip ng mali, eh.
Nagtatanong lang naman ako ah. Eh, yung mga tanong mo kasi nakaka-offend eh. Aba, kasalanan ko ba kung offensive para sa'yo yung tanong ko? Eh, halata naman kasi may gusto kang ipahihwating. Kunwari ka pang wala. Tapos kapag defensive ako, ako pa yung may kasalanan. Baka guilty ka. Wow, ako pa talagang guilty. Bakit? May patunay ka ba sa mga inahala mo? Wala. O, kita mo na? Bakit? May kailangan ba akong patunayan? Wala. Oh, yun naman pala eh. Bakit kailangan ko pang maglabas ng patunay? Eh kasi ang OA na ng mga inahala mo. So ini-invalidate mo yung feelings ko ngayon? Hindi ko ini-invalidate yung feelings mo. Sinasabi ko lang na mali yung mga inahala mo. Eh di ganun din yun. Ay, nakakainis. Pagod na nga sa work, ganito padadat nandito sa bahay. Saan ka pupunta? Bakit ka nag-iimpake ng mga damit mo? Alis ako. Doon ako uwi sa amin. So iiwan mo ako rito? Eh, ang gulo mo kasi. Hindi ko naman maranasan yung magkaroon ng peace of mind sa tuwing uuwi ako. Nagtatanong lang, magulo na agad. Eh, palagi na lang kasing ganyan eh. Sa tuwing umuwi ako na pagod galing sa work, puro ka na lang paghihinala. Alam mo, nakakapagod na rin eh. Wala naman akong ginagawang masama pero puro ka pagdududa. Kaya aalis ka na lang, ganun. Sa halip na pag-usapan natin ng maayos. Eh, hindi ka rin naman kasi nakikinig ng maayos sa akin eh. Sige, subukan mong umalis. Kung aalis ka, kunin mo na lahat ng gamit mo dahil tapos na tayo. Anong tapos? Tapos na tayo. Makikipag-break na ako sa'yo. Asa ka, hindi mo kaya nang wala ako. Yun ang akala mo. Kaya mo? Kakayanin ko. O, hindi sige. Kayanin mo. Malakas pala loob mo, ha? Aalis na ako. Teka, sandali. Iiwan mo talaga ako? Oo. Sabi mo kaya mo, di ba? Oo. Kaya ko. Huwag ka mag-aabol sa akin, ha? Hindi talaga. Panindigan mo yan, ha? Salamat naman at makakapagpahinga na yung utak ko sa'yo. Bye! Nagsimula sa maliit na awayan, parehong mainit ang ulo, parehong ayaw magpalamang. Ang ending, hiwalayan. Sa totoo lang, ang petty ng dahilan ng breakup namin ni Chanel, Popoy at Bea. Pero dahil nga sa paulit-ulit nang nangyayari yung awayan, ay nag-build up na yung frustration hanggang sa hindi na talaga kinaya. Minsan talaga, alam nyo, kahit gaano kababaw ng issue, basta nakaka-apekto na sa stability ng relationship, may potential talaga itong maging reason for a breakup. At ganoon nga ang nangyari sa amin ni Chanel. I expected na pansamantala lang yung breakup na yun, Popoy at Bea. I thought it would only last for 3 days or siguro a week. Pero walang nagsorry sa amin eh. Walang gustong magpakumbaba. Nagpapataasan kami ng ihi, ika nga. Pinanindigan namin pareho yung sinabi namin na kaya namin kahit wala ang isa't isa. Well, at some point, masasabi kong kaya naman talaga namin. She can go on with her life nang wala ako. Totoo yun. And I can go on with mine nang wala naman din siya. Actually, we can live without each other. Pero ang totoong tanong is, kaya ba naming panindigan yun? Gayong araw-araw pa rin kaming nagkikita sa trabaho. So team, as agreed, asahan ko ang magandang cooperation and coordination yung lahat. Especially yung mga nasa marketing, sales, at customer service department. Kayo ang kailangan mag-work hand in hand para ma-pull off natin ang maayos lahat ng strategies na nakalatag. Okay? Okay, sir. Okay po, makakasa po kayo, sir. Yes na yes, boss. Okay, good. So for now, let's have a break
And then, kakausapin ko isa-isa per team when we get back, okay? Okay po. Copy, sir. Nani? Saan ka magla-lunch? Not sure pa eh. Siguro doon na lang sa usual. Ikaw ba? Gusto mo sabay na tayo? Gusto ko sana. Kaso, kailangan na natin bumalik sa reception eh. Ay, oo nga pala. Kailangan may maiwan na at least isa sa atin. Oo nga eh. Gusto mo, ibili na lang kita ng food tapos doon na tayo kumain ng sabay? Okay lang? Oo naman. Ikaw pa ba? Special ka kaya sa akin? Wow, special daw. Ginawang show pa ako. Ha? Ano yun, Irvin? May sinasabi ka? Wala. So, going back, Manny, G ka ba? Sabay na tayo mag-lunch? Sweet mo naman. Sige, pwedeng pasensya sa akin yung menu, tapos pipili na lang ako. Okay, sure. See you. Thea? Hmm? Di ba sabi mo kanina gusto mong mag-lunch together? Yes. Game ka? Bawo naman. Alam mong hindi kita matatanggihan, ho? Special ka kaya sa akin. Gaya. Sorry, ano yun, Janelle? Hindi ko narinig. Wala. Hindi ikaw yung kausap ko. Okay. So, Thea, saan tayo kakain? Sa CAF na lang? Okay lang ba? Hindi. Gusto ko kasi sana sa labas tayo kumain. Yung somewhere time. Yung tayong dalawa lang. Alam mo yan? Sure. Sige, game ako. Basta makakabalik tayo agad, ah. Kahit di na tayo bumalik. Ako nang bahala kay boss. Sira ulo ka talaga. Kailangan natin bumalik agad. De, joke lang naman. Babalik din tayo agad, syempre. Okay, let's go. Excuse me, ha? Dadaan kami. Di dumaan kayo. O bakit ka nagagalit? Hindi. Ang sabi ko, go lang, daan lang kayo. Okay. Sige. See you later. Guys, I have to go. See you na lang tomorrow, ha? Ingat, tol. See you tomorrow, Irvin. Bye, Irvin. Take care. Bye. We need to talk. Uy, Sinel. Pwede na rin. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? I know what you're doing. Magsasabi mo? Doing? Alin doon? Yung kanina. Alin nga? Ayaw pa kasing diretso yun eh. Alam kong sinasadya mo kanina yung pagsilosin ako. Ha? Okay, gets. Maang-maangan ka pa. So, nagsiselos ka? Excuse me, hindi ako nagsiselos. Nandiri ako sa inyong dalawa. Bakit affected na affected ka? Hindi ako affected, no? Kaya pala kinailangan mo pa akong harangin para lang kausapin. Gusto ko lang malaman mo na epic fail ang ginawa mo at hindi effective. Alam mo, Janelle, hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip mo. Kasi wala akong balak na pagselosin ka or kung ano man. At kung totoo man na pinagsiselos nga kita at hindi yun effective, bakit nandito ka? Bakit ka apektado? Sige, wala ka may sagot. Padaan ako, I have to go. Nasasanay na ako. Excuse me? Nasasanay na akong wala ka. Na hindi ko na kailangan yung tulong mo. Kung akala mo maghahabol ako sa'yo dahil kailangan pa rin kita, pwes nagkakamali ka. Okay, good for you. Papatunayan ko sa'yo na hindi ka kawalan at kaya kong mabuhay nang wala ka. Konti na lang. Konti na lang at magsisisi ka na sa ginawa mong pang-iiwan sa akin nung gabing yon. Bahala ka. Thank you.
Poet Bea, I can only imagine how chaotic it was. Yung experience na nakikita mo yung ex mo every day sa work kahit na buisit ka pa sa kanya. What makes it even harder is hindi maganda yung naging paghihiwalay namin. Away talaga kung away. Pataasan ng pride. Naghihintayin kami kung sino ang unang bibigay. Ayaw niyang tanggapin na nagkamali siya. At mas lalo naman ako. Wala akong ginawang mali para humingi ng sorry sa kanya. Kung hindi siya amin sa pagiging OA noong nagselos siya, eh talagang hinding-hindi kami magkakaayos kahit kailan. At naging ganoon lang ang sistema namin, Popoy at Bea. Hanggang sa opisina, eh dalangan namin yung awayan namin. Mabuti na lang talaga at nagkahiwalay kami ng department dahil kung hindi, siguradong araw-araw akong bad trip. Kung meron lang sanang paraan para matapos na yung kalbaryong yun, eh ginawa ko na eh. Gusto ko nang tapusin ang gusot namin ni Janelle once and for all. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #DearMOR Hindi mo kaya. Popoy at Bea, siguro medyo naging rude lang yung pakikitungo talaga namin ni Janelle sa isa't isa after the breakup. Pero sa totoo lang, naghihintay lang naman ako na may isa sa aming magpakumbaba. Minsan, naiisip ko na rin na siguro mas mabuti kung ako na lang talaga yung humingi ng sorry. Pero sa tuwing sinusungitan niya ako, nauunahan na naman ako ng pride ko. Hanggang sa nasanay na lang kami sa ganoon. Nag-iiwasan sa work. At kung hindi mapigilan na magkasalubong, nagsusungitan naman talaga. Ganun lang ang naging sitwasyon namin ng mahigit sa isang buwan, Popoy at Bea. Hanggang sa nagsawa na lang kami siguro. Nakakapagod din kasi na depensahan mo yung sarili mo araw-araw. Nakakapagod patunayan na ikaw yung tama at siya yung mali. Nakakaubos ng energy. Kaya later on ay nabawasan na rin yung awayan namin. Siguro parehas na lang naming natanggap na wala na talaga eh. Hanggang doon na lang ang kaya naming ilaban. Bakit? Pinapatawag tayo ni boss. May pakain daw. Ay, weh? Saan? Sa lobby na lang daw para makasala yung front desk. Total, wala namang masyadong guests. Ah, sige. Susunod ako. Okay, bilisan mo ah. Yep. Oh, yan pala si Irvin eh. Boss, sorry. Na-late. Tagal kasi mag-export ng file ko. It's okay. Halika, kain ka na. Dami nito, boss ah. Of course. For a job well done. Deserve nyo lahat yan. Baka talaga, boss. Thank you. Ba, mukhang puro seafoods to, boss ah. Yes. Bakit? Bawal ba sa'yo ang seafoods? Hindi naman po. O, heto. Pinagtira ka namin ng chicken. Teya, ba't mo nga kay Irvin? Here. Thank you. Matagal na makalimutan. Manny, tapos ka na ba kumain? Kung oo eh, pakipalitan nga si Janelle doon sa may front desk nang makakain na rin siya. Sige, boss. Hindi pa kumain si Janelle? Hindi pa nga eh. Wala kasi may iwan sa reception ngayon. Okay. Thea, paabot na lang nung shrimp. Yun na lang yung kakainin ko. Sure. Bakit? Ayaw mo ng chicken?
Gusto naman. Well, save the best for last, di ba? Boss, I think balik na po muna ako sa desk. Baka tapos na po yung ina-upload ko. Are you sure? Tapos ka na kumain? Tapos na po. Thank you a lot, boss. Well, okay. Hi po. Yun. Okay na, Janelle. Kuha ka na ng plato mo. Sige po. Boss? Puro seafoods po, ano? Ay, oo eh. Sorry, nakalimutan kong i-check kung merong hindi ko makain ng seafood sa inyo. Eh, don't worry. Order na lang kayo ng iba. Ano ba gusto mo? Ay, nako, hindi na po. Okay na to, boss. Thank you po. Sigurado ka, ha? Opo. Okay. Ay. Oh, ito, chicken. Irvin? Tinabi ko yan para sa'yo. Allergic ka sa seafoods, diba? Hindi, okay lang. Konti lang naman yung kakainin ko eh. Huwag mo nang ipilit. Baka mag-crashes ka pa niyan. Worse, baka mahirapan ka na namang huminga. Thank you, ha? Wala yun. Enjoy. Ah, kainip naman. So kaya pwede mamasyal. Janelle. Oh, kaya napatawag to. Hello? Hello? Irvin? Oh, bakit? Bakit mo binayaran yung upa sa kondo? Ah, yun ba? Eh, nagpa-follow up na nga yung may-ari eh. Ang alam niya kasi, nandiyan pa rin ako. Sana sinabi mo na wala ka na rito. Haya mo na. May access pa rin naman ako sa kondo eh. So dapat lang na magbayad pa rin ako. Tsaka tulong ko na rin yun sa'yo. Alam ko na hospital si Tito. Nakita ko sa post ng kapatid mo. Kaya sigurado ako marami kang gastos ngayon. Kahit na. Hindi mo obligasyon na tulungan ako. Kung ano man yung problema ko, akin na lang yun. Technically, responsible pa rin ako sa'yo. Kasi more than one month pa lang simula nung nag-break tayo. Kaya for sure, hindi mo pa masyadong na-adjust yung budget mo. O sige. Pero babayaran kita ha. Huwag kang mag-alala. Ay, kang bahala. Pero no pressure, ha? Magbayad ka lang kung nakakaluwag-luwag ka na. Salamat, Irvin, ha? Wala nga naman. Kumusta mo na lang din ako kay Tito, ha? And pakisabi na magpagaling siya agad. Sige, makakarating sa kanya. Alam ba niya yung nangyari sa atin? Ang totoo niyan, hindi pa eh. Ayoko kasing malaman niya na mag-isa na lang ako rito sa kondo. Siguradong mag-aalala yun. See? Kaya kailangan alagaan pa rin kita. Kasi ang alam ng family mo, kasama mo pa rin ako. Kapag may nangyaring masama sa'yo, akong babalikan nila. Pero Irvin... Hindi naman ako maniningil, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang to pa rin yung pangako ko sa kanila na hindi kita pababayaan dito sa Manila. Hindi ko nakakalimutan yun. Kaya hayaan mo, aalalayan pa rin kita from time to time. Kahit hindi na tayo. I'm still a man of my word, Popoy at Bea. At kahit na nga break na kami ni Janelle, ay gusto ko pa rin to pa rin yung ipinangako ko sa pamilya niya na hinding-hindi ko siya pababayaan dito sa Manila. Well, siguro at least hanggang sa masabi na niya sa kanila na hiwalay na nga kami. Pero hanggat hindi pa nangyayari yun, ako muna ang aalalay nga kay Janelle. Tuluyan na rin nawala yung mga maliliit na awayan namin at bangayan. We tried to play it cool. Parang normal na office mates lang. Hindi nga lang namin na pag-uusapan yung naging ending namin. But at least, mas payapa na kami pareho. Less away, less conflict. Makakausad na kami sa buhay namin nang walang hinihintay na explanation from both parties. We can work at peace, knowing na walang mambibwisit sa amin sa opisina. Hmm.
itong bagyo na ito. Ang bilis maglalpol. Saan may susi ko? Ayun. Janelle? Janelle? Irvin? Kumusta ka dito? Okay naman. Sigurado ka? Medyo. I mean, wala namang nangyayaring masama. Kaya lang, kanina pa ako kinakabahan at natatakot eh. Ah, huwag ka maglala. Safe naman tong kondo. Sure na hindi aabutin ng tubig. Bakit ka pala nagpunta rito? Alam kong kailangan mo na kasama. Ha? Bahaba yung pinagsamahan natin. Kaya alam ko kung saan ka takot. At alam ko na takot ka sa kulog at kidlat. Irvin naman eh. At saka nagdala na rin ako ng konting supplies para naman na may pagkain tayo habang hindi pa umuhupa yung bagyo. Salamat ha. Buti na lang dumating ka. Wala yun. Alam ko naman kaya mo na sarili mo eh. Kaya lang hindi mo naman kontrolado yung takot mo eh. Baka mamaya eh, hindi ka pa makatulog sa lakas ng kulog. Nakakainis ka naman eh. Nagpunta ka lang yata rito para pagtawanan ako eh. Oy, hindi ah. Ano nga pala, kumain ka na ba? Oo. Eh, ikaw ba? Kumain din ako sa bahay bago pumunta rito. Kaso, nagutom ako sa bahay. Pwede mo ba akong pag-init ng tubig para dito sa cup noodles? Sige. Akong bahala. Ayaw tumigil nung kidlat. Irvin. Hmm? Irvin. Natatakot ako. Bakit? Kanina pa walang tigil yung kidlat eh. Natatakot ka? Wait lang. Lusod kang konti. Ha? Huh? Pusod ka na ng konti. Sabihan kita. Okay. Irvin! Anong tinatawa-tawa mo dyan? Akala ko ba kaya mo nang wala ako? O bakit? Kinakaya ko naman ah. Eh bakit kumakayakap ka? Parang ayaw mo na akong bitawan. Eh alam mo naman kung bakit eh. Kung hindi lang bumabagyo ng ganito, hindi naman kita kakailanganin, no? Kunwari independent pero kailangan din pala ng kasama. Sus! Kung ayaw mo, edi wag. Sige na, bumalik ka na lang dun sa sahig. Dun ka na ulit mahiga. Joke lang. Ano man no, mapakapikunin mo. Sige lang, humakap ka lang dyan. Di mo magre-reklamo. Humakap ka lang hanggat gusto mo. Okay, Popoy at Bea, sige na nga. Aamin na ako. Ang sabi ko, kaya kong magpatuloy sa buhay nang wala si Janelle. Well, ang totoo niyan, hindi ko pala kaya. Noong time na kayakap ko siya ay nanumbalik ang lahat ng feelings ko for her. Pakiramdam ko, girlfriend ko pa rin ang kayakap ko. Sa lakas ng kabog ng dibdib ko noon, sigurado akong ramdam din yon ni Janelle. But since
Hindi naman mahalaga pa noon kung ano yung nararamdaman namin, ay pinili naming huwag na munang pag-usapan pa ang tungkol doon. At mula nga noon, naging mas madalas na ulit yung pagbisibisita ko sa kondo ni Janelle Popoyetea. Minsan nga si Janelle pa yung tumatawag sa akin para papuntahin ako doon. Minsan naman ay nagkakayayaan kami na kumain sa labas lalo na kapag ka-weekend at wala kaming magawa sa bahay. And that's when I knew na magkakabalikan kami. We had this unspoken feeling na gusto naming ayusin ang naging gusot at bumalik sa dati. Pero bago yun, I made sure that nothing is on the way. Gusto ko na kapag ka nagkabalikan kami, hindi na namin kailangan pang itago ulit ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Alam mo, Irvin, I still don't know what made you decide to leave the company. You've been a big asset. Balang araw, boss. Malalaman niyo rin. Eh, bakit kasi hindi mo pa sabihin ngayon? Medyo alanganin pa, boss. Sa safety ko muna po yung reason bago ko sabihin sa inyo. Mas maganda kung sure na talaga. Okay, sige. Ikaw bahala. Basta kung ano may mapili mong landas, sana magtagumpay ka. And I know naman you will. Thank you, boss. Thank you po talaga. Walang anuman. So, paano? I'll see you around, ha? Yes, boss. See you around po. Naging decision mo, Irvin. Sana talaga. Mag-iingat ka, ha? Let me know kapag nasa bahay ka na. Sure. Chat-chat na lang. Okay. Maaga pa. Irvin? Kanina ka pa dyan? Hindi naman. Ngayon lang. Mukhang nagkakamabuti na nga kayo. Alam ba ni boss yan? Ha? Huh? Ay, ba't nga ba ako nagtanong? Masyado yata akong pakilimero eh. Una na ako, tol. Good luck. Good luck sa inyong dalawa. Oras na. Baka siya na yan. Oh, mukhang nag-enjoy ka sa lakad nyo, ha? Irvin? Bakit di mo kasama si Manny? Ay, naghiwalay na kami sa office. Excuse me, papasok ako. Ano yun, Janelle? Ang alin? Yun. Yung nakita ko kanina. Yung chat-chat na lang tapos may pahalik pa. Wala. Wala lang yun. Huwag mong isipin yun. So ano? Kayo na nung money na yun? Pwede ba, Irvin? Pagod ako. Saka na tayo mag-usap. Sagutin mo lang yung tanong ko, alis na ako.
Kayo na ba ni Manny? Eh bakit parang may halong galit? Bakit parang may wrong answer sa tanong mo? Sagutin mo na lang kasi ng diretso. Hindi. Hindi kami ni Manny, okay? Eh bakit may pahalik? Ewan ko. Nabigla nga rin ako eh. Aminin mo na lang kasi kung kayo na. Para alam ko kung anong gagawin ko. Para alam ko kung saan ako lulugar. Eh bawal nga may karelasyon sa opisina, di ba? Paano namang magiging kami? May pagkatanga ka rin ano? Mabamalay ko ba kung tinatago nyo lang? Aba, eh ang galing naman namin magtago kung ganun. Sa opisina pa kami magkikiss? Kung may mali siya man yung kiss na yon. So walang kayo? Wala nga. Sigurado ka ha? Sigurado nga. Bakit ba kasi ang dami mong tanong? Ang kulit-kulit mo. Walang kami. Hindi ko siya boyfriend. Hindi niya ako girlfriend. Okay? Ha? Okay na? Okay. Very good. Anong very good? Wala. Kala ko kasi okay na tayo eh. Mati na tayo. Tapos malalaman ko na lang, may pumuporma na pala sa yung iba. Bati lang tayo. Hindi tayo nagkabalikan. Kaya huwag mo kong ma-question-question na parang pag-aari mo pa rin ako. Eh bakit kasi hindi pa? Ha? Huh? Bakit kasi hindi pa tayo magkabalikan? Ewan ko sa'yo. Tabi, papasok ako. Sorry na. Ano? Sorry na. Sige na, ako na yung magsasorry. Ako na yung magpapakumbaba. Yun lang naman yung inihintay mo, di ba? Na mag-sorry ako. Eh, ito na yun. Eh, bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Okay. Bati na tayo, di ba? Kailangan na mangawain pa kita ulit. Buti naman. Pero ayoko ng bati lang. Ha? Gusto ko, balikan mo na rin ako. Balikan na tayo. Pwede naman, di ba? Tayo na lang ulit. So, ganun-ganun lang. Sasabihan mo lang ako na magbalikan tayo tapos tayo na ulit? Eh, ano pa bang gusto mo? Nag-sorry na nga ako. Nag-resign na nga ako sa work para hindi na natin itago yung relationship natin eh. Janelle, huwag naman natin sayangin lahat to. Alam ko naman na ako pa rin yung love mo. Huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin yung love ko. Kaya please, balikan mo na ako. Magbahala na ulit tayo. Dahil di pa rin masanay pag wala ka, di ka makita. Di ka rin nawawala sa alaala. Kiliw di pa rin masanay sa iyong tawa araw at gabi. Isaw ang ipadama o kiliw ito. Oh, di ba, Popoy at Bea? Ubod ng tagal kong pinanghawakan ang pride ko. Lulunukin ko rin naman pala sa bandang dulo. I concede. I surrender. Talo na ako sa laban. Kung isang ang laban ang may tuturing yung pakikipagmatigasan kay Janelle, eh yun ang laban na handang-handa kong ipatalo. After all, mas makapangyarihan pa rin talaga ang love kesa sa pride. And I hope that love would continue to win, hindi lang para sa amin ni Janelle, kundi para sa ating lahat. So just like that, Popoy at Bea, balik na ulit ako sa kondo. Balik na ulit ako sa buhay ng love ko. Hindi niya rin ako natiis eh. Sabi ko na nga ba, hindi niya rin kaya nang wala ako sa buhay niya. Hindi namin kaya nang wala ang isa't isa. Hanggang dito na lamang, Popoy at Bea. Sobrang thank you sa pagbabasa ng kwento ko na parang hindi galing sa mga mature na tao. We all have these moments na para tayong mga isip bata. Pero ang mahalaga ay alam pa rin natin kung kailan dapat magdesisyon ng tama. We love you, Popoy at Bea, at ang buong team ng Dear MOR. Hindi namin kaya nang wala kayo, so sana huwag kayong mapapagod sa mga ginagawa ninyo.
patuloy na nagmamahal, Irvin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Hindi mo kaya. Mga kapamilya, oras na natin. It's 23 minutes. Makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan nga po ano, ang nakakalungkot na pagtatapos ng kwento nitong si Irvin at Janelle. Nakakalungkot kasi lalong-lalo na para sa marami. O para sa maraming mga nanonood ngayon na hindi binalikan. Nakakalungkot, di ba? Tapos nakakainggit itong kwento nga nila Irvin at ni Janelle. Ay, sige. Dama namin kayong mga naiinggit. Kalma lang kayo dyan. Hinga ng malalim. Hinga ng malalim. Nakakaloka. Hindi, alam mo po, syempre alam naman natin. It's a very nice ending, a very happy yes. ending. Although meron pa rin akong a little questions here and there. Hindi ba ka-let go? Hindi kasi, di ba nagbalikan na sila? Yes. Okay, happy tayo doon. Pero totoo na, valid naman yung question ni ano, ni Irvin. Ano yon? Ano yung kay ano? Sino lalaking yun? Si Manny. Beso. Manny. It's a beso, not a kiss. It's a beso, not a kiss. Yes, it's a beso. Okay, pero aminin mo, may something. Diba? Hindi naman sa gumagawa ako ng issue. Pero nabother lang ako very slight. Yes. Alam mo, may something talaga. Doon pa lang sa una, may something si Manny for Janelle. Diba? Ang dami niya ng mga tanong noon. Asan ka? Kumbaga, interesado talaga siya kay Janelle. At sinabi rin naman ni Janelle na nagulat nga siya bakit nga biglang may beso. Pero, alam mo, totoo mga nangyayari rin yan. I mean, ba't biglang bumeso sa akin to? Tapos ganun pa yung tsempo. Diba? Ba't ako niyayakap nito? Ba't ako inaakbayan ngayon nito? May mga ganyan kasi kahit sa mga friends ko, parang weird. Okay. Yung mga friends ko, mga babae, ganyan. Sabi ko, ba't inakbayan ka na nun? Close ba kayo nun? Hindi ko alam. Inakbayan ako ngayon eh. Nakainom ba yun? yung mga ganyan mga eksena, no? Mm-mm. Ayan, tsaka yung pakikipag-usap. We don't know. Kasi kapag ka-hyper yung tao, halimbawa, tsaka kung kilala naman. Yes, yung mga ganyan, hindi natin ano. Pero kasi, of course, Bea, kapag ka-kiss talaga na lips to lips, ibang usapan yun. O hindi gawain ng mga ano yan, ano. Pero I think 'di ba yung kiss na sinasabi dito is just a beso and then yung conversation pa yun pa yung nagpalala actually yung conversation na o sige text ka kapag ka nasa bahay ka na ano. Ayan yung mga ganoon. Pero alam natin na mayrong mga tao na ganyan talaga na extra sweet or pumuporma naman na talaga. At sabihin na natin medyo nag-take advantage dahil, uy, medyo close na tayo, pabeso nga. Bango-bango. Lalo na kapag ka ine-entertain mo nga, di ba? Pero I'm happy. I'm happy for Irvin na nagkabalikan na sila. Pero alam mo, Popoy, totoo yung mga ganyang sitwasyon na ganyan. Yung mga magjo-jowa na nag-break over simple things. Well, siguro sa iba, sasabihin nila simpleng bagay yan, pero marami dyan yung mga simpleng bagay pag pinagsama-sama mo, parang nagiging one big issue siya na pwede mong iba to sa partner mo hanggang sa ma-fed up ka na, hanggang sa ayun na nga, marirealize nyo na kailangan nyo nga maghiwalay, diba? And nakakatuwa lang dito kaya, well, sa umpisa, normal yung naging reaction nila na magtatarayan sila, magbabangayan sila. Kasi syempre may inis pa eh. May inis factor. Parang kayo din yan.
Mga mag-jowa sa office na walang ano. If I know, baka naramdaman din nung iba. Nung ano, nung okay na okay kayo, hindi alam nung iba. Kasi karaniwan sa mga opisina, bawal talaga. Di ba? Kasi may mga naibibigay nga mga, I mean, para maging balance. May mga favors kasi naibibigay eh. Kapag ka magka-relasyon kayo, especially kapag ka mas mataas yung isa dun sa isa and you're directly under the umbrella of your partner. Yes, oo. May mga ganun. Pero alam mo yun, nakakatawa kasi nung okay kayo, wala nakakahalata. Nung nag-away doon, doon na halata. May something to si ano. May something to si Irvin tsaka si Janelle. Wait lang, nakaganyan ng mga marites sa gina. Parang ang late-late lang naman nung ginawa ni ano ni Janelle. Parang ang big deal kay Irvin. Anong meron? Di ba may mga ganyan? Alam mo, kahit yung mga celebrity, di ba dyan nahuhuli po eh? Nung okay sila, wala tayong naririnig na kahit ano. Pero nung nag-away na at nag-hiwalay na, doon na uusbok yung mga chismis, yung mga chika, doon na magpaparinigan sa Twitter, sa Instagram, lalo na yung mga mag-share ng mga cryptic posts about relationship whatsoever. Tapos, syempre, doon na mapagtatagpi-tagpi ng mga otauchi. Hala, kakapost lang ni ganito, pero may nag-post din sa si ganito na parang sagot doon sa post ng isa. Ah, alam na. Bakit diba? Alam na? Nung kayo... Nung tinutukso namin kayo, tanggi-tanggi kayo. Tapos ngayon may nangyari sa inyo. Wala, mega ano kayo dyan. Alam mo yung nalalaman na lang kapag katapos na yung relationship, pag nag-end na talaga ng bonggam-bongga. At yun nga, tama, doon na paghalataan yung dalawa, si Janelle tsaka si Irvin. And pero what I love, Popoy, is... ganun, isa rin yun na kahit naghiwalay kayo ng ex mo, lalo na kung hindi naman like, cheating, hindi naman like sobrang malalang awayan sa kita ng naging breakup. Oo, nagagawa mo pa rin naman i-consider yung welfare, well-being nung ex mo. Gaya nito ni ano ni Irvin, dahil syempre nga siya nagdala sa Maynila doon kay Janelle, may pinangako pa sa parents na oo, babantayan kita, alagaan kita. Ginawa pa rin niya kahit papaano yung pinangako niya. And that's a very gentleman move for me. That's a very yes for me na kahit nag-break kayo, eh hindi ikaw yung tipong wala akong pakialam sa'yo ever. Alam mo yon, yung tao mo pa rin siyang kinakausap, may respeto ka pa rin, pina-value nyo pa rin yung pinagsamahan nyo. Tama diba? Yun. Alam nyo, yun din yung dapat nating matutunan. Ano? Both parties, di ba? Mapa ikaw yung lalaki, mapa ikaw yung babae, na siguro naman marapat lang din na may respeto pa rin tayong dapat iniiwan para sa isa't isa. Di ba? Kung babalikan mo, minahal mo akong minsan. Yan. Di ba? Kahit ako pa yung babae, kahit ako yung lalaki, wag mo naman akong ituring na parang basahan na lang dyan, na parang wala na itulong sa'yo to inspire you to make you smile today or tayo pa, yung mga ganun. Oo nga, hindi maganda yung nangyari sa inyo, nag-break kayo, pero sana manatili yung respeto. Sana kahit na medyo hindi na kayo ganun, syempre nga mag-usap katulad dati, nandun pa rin yung a certain level of mutual respect. Wag mawawala yun. Wag mawawala yun. Lalo na, Bea, kung yun nga, ang hiwalayan nyo ay hindi naman tungkol sa third party o hindi ka naman niya binastos in front of the public. Yung bonggang bugbugan, yung mga ganon. Yes. Kunyari sa selos kayo na gano, o kaya sa time. Ayan, maraming mga issues for breakup. Ayan, sa career ninyo, yan yung mga, I mean, di ba, hindi ko sinasabi na pagka petty thing. Sige, mayroon kayo. Pero ang sinasabi ko rito is sana kahit pa paano may respeto pa rin dahil minsan, minahal mo yung taong yun. Kaya huwag kang ganyan ho. Okay. Alam mo po, I so can relate with this story. Kasi yung mga galawang Irvin na yan, mga galawang Diyosawa ko rin yan nung time na nag-break kami. Alam ko, hindi kasi, di ba nag-break kami? Eh tapos syempre, nung kami, siya yung nag-aasikaso ng chikot ko, ng karumba ko, di ba? Tapos, nung nag-break kami, ay Diyos ko, day, may ano pa pala to? Parang may issue dun sa karumba ko. Eh sino pagtatanungan ko? Sino, siya lang naman nakakaalam ng nangyayari sa karumba ko, di ba? Ba't ano ba mga nangyayari sa car mo? Kwento mo naman. Yung maintenance. Sa maintenance ang naman pala. Ano pa
Akala ko may mga pangyayari sa loob ng car. Mm. Uy, walang ganun. Yung ah, wala ba? Yung bad luck yun. Diba? Alam mo yan. Tapos, alam mo yung, ang tawag dito, yung kung manipis na ba yung brake, kung apod-pod na ba yung gulong, alam mo yung mga ganun, yung spark plug whatsoever, alam mo yung mga ganun. Mm. Eh, syempre, siya, toto, ano siya, tawag siya sa akin. Oh, ano? Brake kayo niya na, brake kayo. Oo, brake kami. Oh, ano, ano nangyari sa, ano, sa Karumba Bells, di chinika ko kung ano yung, ano, na issue. Sasabi niya, oh, sige, butahan kita, ako yung mag-aasikaso niya, ganyan, ganyan. At ako, parang, bakit? Ano? Sweet mo pa rin. Hindi naman na tayo, ha. Ulo, yung kotse mo yung aayusin, hindi ako makikipag-ayos sa'yo. Pero isa yon. Isa yon sa mga paraan. Diba? Galing, palakpakan natin si, ano, si Jason. Nalit dun sa, ano na, oh, arte. Oh. Oh. Yun, no? E paano yan? Pagka nasira ulit. Tatawagan mo pa ba? Okay lang ba siya? Ganun. Oo, ganun mga galawan. Kasi tama yung sinabi ni ano Irvin kanina. Unspoken, parang, hindi unspoken rule. Pero parang meron silang kapaan na nagaganap. Meron na silang ginagawa na hindi nila kailangan diretsyong pag-usapan na okay, magbabalikan tayo, ganito gagawin natin. Di ba walang mga ganun? Parang mutual natural understanding. Oo, natural yung, they just went with the flow. Kaya alam mo yun, napaka-natural din ng kanila naging balikan. Walang pressure. Pero somehow, alam nila na okay, eto yung goal, papunta tayo doon. Kaya minsan ganun ang gawin yung mga kamorkada. Huwag nang diretso yun na, balikan na tayo, ganyan-ganyan. Gawin mo muna. So alam nyo na, guys. Alam nyo na, guys. O, kanina sa kwento natin, takot sa kulog at kidlat itong si Janelle. Kapag ka alam nyo na doon sa area na tinitigilan, takot sa kidlat, sa kulog, o sa malakas na ulan, yung ex-jowa nyo, as in, recent na ex-jowa at gusto nyo makipagbalikan na hindi mo kaya pang magsabi ng sorry na. Kumustahin nyo? Okay ka lang ba dyan? Nakakatulog ka ba? Tanghalin tapat nakakatulog. Nasa work ako, tulog. Hindi. Pwede nyo kumustahin sa ganun. O kaya, yun nga, yung kay Bea at kay Jason sa kanyang asawa noon. Sa kanyang asawa. Ngayon, naginawa nila noon. Yung kotse mo ba? Okay ba? May nag-aasikaso ba? Kasi wala na ako dyan. Ako yung nandyan eh. Di ba parang, wow, knight in shining armor and that thing. Yun ah. Yun yung gawin nyo ha. Tandaan mo yung mga kinatatakutan, yung mga problema, mga issue, at lumitaw ka pa rin. Kapag ka, alam mo, umusbong na yung mga problema, mga issue na yun. At ito pa po, halimbawa yung mga let's say, may lakad dapat kayo sa ganitong lugar, may pupuntahan kayong birthday, magparamdam ka pa rin, o magpadala ka pa rin ng regalo, punta ka pa rin doon, ganyan. Pero yung plate, cool lang, alam mo yung gano'n. Yung parang friends lang. Oo, oh, I mean, hindi porket naman hello lang. Po. Hello po. Ganon. Ganon yung ano. Para hindi nakaka-pressure na, okay, gusto nyo makipagbalikan, so anong gagawin namin? Di ba? Para ano, kung cool ano yung, lang. Relax lang. Correct. Oo, hindi mo kailangan mag-sorry, pero pwede na kayong magkaroon ng small talks. Yan. Di ba? Uy, naalala mo ba dati yung mga... Wala, naalala ko lang pumunta rito kasi kapag ganito, nagsisimba ka rito. Pagka ganito mga araw eh. Pagka piyesta ni ano... Nandito ka eh. Nagbakasakali lang ako para mabantayan ka para sa pagsakay mo ng jeep. Kasi tatanga-tanga ka eh. Ilang beses ka na nahulog nung kasama mo pa ako. Eh ngayon, mag-iisa ka pa. Ayan, baka yung mga, baka malaglag ka. Alam mo na, tanga. Concerned lang ako sa'yo. Boy, may sinabi kanina dito si Gail Enriquez, yung kunwari sa celebrity, malalaman na lang natin nag-break sila kapag nag-unfollowan na sa mga social media accounts. Saka yan. Diba? At naka-block pa. Naka-block yung iba, pa. Sabagay, hindi malalaman kaya, na ba na naka-block. Kaya kayo mga kamorkada, pag kunwari nag-break kayo, case-to-case basis though, pero kung yung breakup nyo, yun nga, hindi naman sobrang lala, huwag kayong mag-unfriend, huwag kayong mag-unfollow, mag-block, yung mga ganyan-ganyan. Kailangan updated pa rin kayo. Huwag kayong immature. Ang hilig nung iba sa ganyan. Alam mo, yun oh, yung ang hilig nung ganyan. Ayaw nilang ipahalata na meron nangyari. Pero in-unfriend, in-unfollow, tapos yun nga magpo-post ng mga ano. Ayaw magpapansin, ha? Ayaw magpapansin. Ayaw magpahalata. Pero alam na, ano,
Tapos nakakatawa pa yung iba, burado lahat ng convo. Ayan, yung iba raw binubura lahat ng conversation. Photos sa ano, sa social media. Oo. Oh, ba't di na sila magkasama dito? Si Popoy at Bea. Ano nangyari? Yan, yung mga ganun. Yung mga marites. Diba? Yun yung isa sa mga talagang ano, senyales na nag-break kayo or whatsoever. Pero alam nyo, pag nag-break kayo mga kamarkada, huwag muna, huwag yun yung unang gagawin nyo. Yung magbablock, yung mga ganyan-ganyan. Dapat ano, meron pa rin kayong, anong tawag dito, somehow advantage pa rin dun sa ex nyo na nakikita nyo pa rin yung ginagawa, ganyan-ganyan. Mm. Para updated pa rin kayo. Kasi for sure, pag in-unfriend nyo yan, binlock nyo yan, eh kung araw na ng pagchichika nyo or whatsoever, lalo na mga marites sa paligid ninyo, di ba? Kaya dapat meron pa rin kayong certain ano connection. Lalo na nga, again, kung yung breakup nyo is hindi naman yung sobrang morbid na sobrang sakitan, third party, bugbogan, ganyan. O wag nyo ano, i-unfriend or i-unfollow, i-block, ganyan. Kailangan. Correct. Yan. Tsaka wala namang blockan, lalo na kapag ka hindi mo pa bayad yung ano, yung isinakay mo sa credit card ni ex-jowa. Yung mga ganyan, di ba? May mga ganyan kayo. Kinabili tayo ng ganito, kailangan ko lang ito. Ito na. Oh, dahil love kita, pairam ko yung credit card kong ano. Kaya, oh, sige. Tapos, ay, bablock na kita. Bahala ka dyan. Pati number ko, magpapalit na ako ng number. Nakapagparegister na ako ng limang cellphone number sa ano, sa NTC. Hoy, kayo ha. Yung mga tama yan po ya, yung mga ugali niyong ganyan na. Hindi porket nag-break kayo, eh mapuputol na rin lahat ng mga responsibility niyo, lalong-lalo na financial responsibility. Mm. Kung may utang, may pinakarga, may pinabili, may ano, may mga loans na mga ganyan, hoy, hindi natatapos doon 'yon ha. Huwag kayong ano ha, ayoko na mga ganyan, yung douchebag, yung mga jerk, yung mga ganyan. Pero hoy, unless sabihin na hindi, sige, kalimutan na natin lahat. Abuloy ko na yun sa'yo. Unless na, ano. Diretsahang usapang unless, ganun. Na wala, walang balikan. Kayo, okay na yun. Pero kahit kayo, huwag kayong magpakilala sa ganung paraan. Diba? Huwag kayong, ano yun yung parin yung responsibility nyo. Huwag yung padalain yung image ninyo, yung sama ng ugali ninyo. By not continuing your responsibility, lalo na nga financial. At very consistent yes. sa pagbabayad ng condo. Love it. Uy, isa pa yun. Ayan. At syempre, ito po ay nakakatuwa. Ano ang nangyari kina Irvin niya? Balikan sila, ganyan. Dahil nga sa nangulila sila sa isa't isa. Itong si Irvin at si Janelle hanggang sa nagkabalikan. Pero ito po ay applicable lamang sa mga magjojowa, sa mga mag-boyfriend at mag-girlfriend. Friend. Diba? Kanina, kung meron natatakot sa kulog at kidlat, nang dahil doon ay nag-umpisa magkabalikan. Si Bea, nag-umpisa na magkabalikan din sa pag-alalay sa mga pagawa, sa mga sasakyan na hindi niya naman alam gawin. Pero syempre, yung iba, alam naman po natin, nangungulila dahil wala si Mister sa bahay. Wag na wag kayo magulo. Ibang storya yun. Ibang ano yun, diba? Oh, kumusta ka na? Ito, wala nga si pare mo sana kung nandito lang siya. Eh sige, pupuntahan kita diyan. Ibang usapan 'o 'yon. Ibang usapan 'o 'yon, ha. Para lang 'to sa magbo-boyfriend, sa mga mag-girlfriend na nagkakabalikan. Oh, linawin lang natin, ha. Sige. Pare, natatakot kasi ako kumukulo, kumikidlat eh. Bakit ganyan? Walang ganyan. Mag-usapan yan. Yung mga utang tao bayaran ha, kahit nag-break, sabi ni Gail Enriquez. Si Renny Boy, iba rin tong ano ni Renny Boy. Ako, bago ko putulin connection ko, sinisigurado ko nalalagyan ko muna ng electric tape para walang short circuit at walang balikan na magaganap. Uy, soy! Asoy! Nakakuryente yun. Electric tape pala ang nilagay. Electrical. Electrical tape. Electrical tape. Oy, may mga comments pa tayo dyan sa YouTube Bells Natins. Napakarami, kaso nakakatamad ang dami sinasabi nito mga nandito. Hindi, joke lang. Ito, sabi ni John Corky Hunter, watching from Vienna, hindi pala, sabi niya, happy ending. Ayan, si Joel GM, watching from Vienna, Austria. Okay, at syempre si Cheryl Cruz, ano yun, nang inggit lang kayo? Edi sana all may jowa. At sana rin, sabi rin ni John Carl Bohol, sana nga all
binabalikan. Queenie Lynn Santos, love wins. Okay. Ito pa pala yung masabing sinabi ni ano, mahabang sinabi ni John Corky. Para sa akin, pride destroys a relationship. Dapat mag-sorry ka sa love mo para iwas sa breakup. If you truly love that person, give way na lang in order to have a healthier relationship that will last. Pero alam mo, John Corky, no? Dito sa nangyari nga kaya Irvin and Janelle, yes, maganda yung idea na hindi sila nag-break all throughout the relationship. Pero there is much to learn also during the breakup. Marami ka rin matututunan, hindi lang tungkol sa relationship ninyo, tungkol sa sarili mo, di ba? At doon sa kapartner mo. Diba? Matututo kayo eh. Mas matututo kayo sa paano nga ba kapag ka nagkatampuhan kami. Diba? Paano nga niya ako tatratuhin. Diba? Sila nag-aasaran pa rin. Diba? Nag-iinisan. Pero meron pa rin yung respeto. Meron kasi Bea yung ano eh. Nag-iinisan sila. Sabi nga eh, para nagsusungitan. Pero hindi nagbabastusan. Nagbabastusan is another thing. Diba? Another level. Yung nagsisiraan at nagbabastusan, iba na yun. Huwag mo nang balikan pagka ganun. Yung masama yung bunganga, kung ano-ano yung ginagawa, pinopost ka na sa Facebook. Well, yun ang mga taong hindi na dapat binabalikan. And you can learn that through a breakup. Diba? Matututunan mo yun. Lalabas yung kulay eh. Kulay na kulay. Diba? Oh, may comments lang ka naman. Salamat po. Teka, hanap tayo dito sa Facebook natin. Alam mo, ito si Joanna Marie Betriolo, sabi niya, alam mo, pwede ding maging style yung utang para habul-habulin ka ng ex mo. Nagpapahabol para sa utang. Hindi pinapayaran no? Para tuloy-tuloy yung habol. Oo. Sana kung ganun. Eh, paano kung hahabulin ka, may kasamang polis? Kinasuwang ka na pala sa kanyo. Eh, nanlaban ka. Paano natin? Pagka nanlaban. Alam mo na. Bye. Oh. Hindi lahat katulad ni Cardo Dalisay, ha? Daming chances. Immortal, ha? Oh. Anyway, pero we wish you the best, Irvin and Janelle. Sana yan ang huling pagbe-break ninyo, unless necessary. Pero alam namin na marami kayong natutunan dun sa breakup ninyo. And I feel like you will value each other more the second time around. Diba? Ganun yun, boy. Kaya thank you so much for sharing your story. At ang susunod natin pasasalamatan, syempre, yung ating mga dramatista bells, pagkagaling-galing nga naman talaga. Kaya eto na ang mga nagsipagganap for today's video. Thank you so much, Jag Kamat bilang Irvin. Si Thea, ako po yan. Pero si Janelle, si Jamie Rubio yan. At yung buzzingersin natin kanina, si Makoy Marcos. At si Manny, Dan Kapusyon tayo dyan. At ang tumanggap po ng letter nitong si Irvin ay si Warly Alagaw. At ang nag-ayos ng ating drama, Joko Loko, maraming salamat sa'yo. Yun, thank you so very much, dear MOR team. Ay nako, isa pa hong takeaway natin para dito sa storya ngayon, kung ikaw ay mangba-block, eh wag ka naman nang mang-stalk, 'di ba? That's so unfair. 'Di ba? Binlock mo na nga, tapos ikaw makakasilip pa sa profile niya. Ayaw mo magpatingin na sa'yo, pero updated ka pa rin. Alam mo, paano? Paano? Friend, nalikatambay ka sa bahay. Uy, patingin nga. Diba friend mo pa yung ex kong si Chenley? Tingnan mo na. Ano yung mga pinupost niya? Shout out diba? Sa mga kaibigan mong ganyan. Yung mga detective. Oo, pero nako, yung iba talaga, mamba-block, pero sila rin yung number one stalker. Okay. Gagawa na ko bang account para makapag-stalk. Oh, ah, well, mga kapamilya, oras na natin is 30 minutes to go before 3 p.m. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, at syempre, Spotify natin, meron na lamang tayong 600,000 bago mag 600,000 views na streams. Bago tayo mag 21
Millionity. Ayan. Thank you so much for assignment mo yan, ha? Over the weekend. At syempre, ang susunod yung assignment. Diyos ko, ang dami na pong bagong offerings ng Alto app. Syempre, una na dyan, ang MOR Rewind. Meron ang MOR Presents. At meron pang MOR GCC. Diyos ko, die. Wait, ano pa? Countdown yun. Oh, may nakalimutan pa ba ako? Wala. Tama. Ano pa? Ano pa? Yun ba yun? GCC. MOR Presents. Sa hapon. Ayan, MOR sa hapon. Diyos ko, lahat yan nasa Alto app. Kaya i-download nyo na ngayon. Kung mamimiss mo kami over the weekend, Eddie, ayan, andyan ang Alto app. Mag-entertain sa inyo over the weekend. Go na. Ganito po yan. Parang radyo lang rin. Diba? Yes. Kahapon nakabukas yung Alto app ninyo, pwede pa rin kayo mag-Facebook. Diba? Habang nakabukas yung Alto app ninyo, tumutugtog at nakikinig kayo ng drama namin. Halimbawa, ng MOR Rewind, ng MOR sa hapon. Ayan, ng GCC. Pwede pa rin mag-message yung mga jowa ninyo. Oh, pwede yun. Oh, kasi nakahano lang eh. Kung mapapakinggan mo lang naman eh, para siyang radyo sa cellphone ninyo. Ganoon to. Ano na daw pag nakakonect yan sa Bluetooth speaker ninyo. Di ang saya. Mm. Yan. Kahit nga naliligo ako, beye. Nakikinig, hindi, pero totoo, nakikinig ako sa, ano, sa Alto app, naliligo ako. Minsan sa balita, kasi may DZMM din dyan. Ooh. Diba, kapag kaumaga. O, at least ako, beya, o, alam mo, ha, naliligo. Ay, hindi, alam mo, nakikinig ako sa balita. Yan. Beya, gawin mo rin yun. Gawin mo rin yun, para talaga may radyo ka na rin. Eh, ano, sabi nga ni Renny Boy, sa Alto app parang nasa radyo ka na rin. Yes. Mas malinis pa, 'di ba? Walang static. Mas maganda yung connection mo. Yes. Oo, mas HD pa pakinggan. O yan na, over the weekend. Yehey. Yun. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, nakipagkulitan, mga nagkomento, uminit ang ulo, at syempre yung iba naman ay natuto dito sa Dear MOR natin, at lalong-lalo na nga sa inyong mga kinilig at ganoon na rin sa mga nainggit sa mga kwento sa kwento ni Irvin at ni Janelle. Maraming salamat po sa inyo. Nakasama niyo po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous B, Bea Hose. Yan. At syempre, lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano man mangyari, Maggie family, stay in love and stay happy. Bye-bye.